Giveaway, sumali na kayo! At marami kayong mapapanalunan doon, mga sis. Talagang Steven Yarn. Sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Yeah, magbabasa ako ng mga comments nyo and kung ano yung magiging feedback ko sa inyo. Yan. Bangon, bangon, laban, laban, go, 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 go. Ever think to give up? Yes. Multiple times. As in, ang dami. Sa 12 years, ang daming beses kong sumuko. As in, susuko na, ganon. Isang naniniwala sa'yo, nagtitiwala sa'yo, winner na yun, sis. Patuloy mo lang. Hi mga sisi! Christine here and welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay magko-question and answer portion. Yes, sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Yeah, magbabasa ako ng mga comments nyo and kung ano yung magiging feedback ko sa inyo. Yan. Well, anyway, bago tayo mag-upisa, please don't forget to click that notification bell and subscribe button to get notified and be part of my CC family. So without further ado, let's begin. Alright mga CC, kung hindi pa kayo nakasali ng aking pag-giveaway, sumali na kayo. At marami kayong mapapanalunan doon, mga sis. Talagang Steven Yarn. So yeah, may pa-extension naman yung sisi nyo. Yes. Alright, sa unang katanungan ay, this is from Shaina Librando. Question, how have you ever think about giving up on your dreams to become a makeup artist? Especially to those time that you were just starting and no one believes in you. And what did you do to cope up with that? And who's your inspiration for not giving up for your dreams despite the negativity all around you? Aside from becoming a makeup artist, on what job do you think you will end up and pursue? Ever think to give up? Yes. Multiple times. As in, ang dami. Sa 12 years, ang daming beses kong sumuko. As in, susuko na. Ganon. Maraming beses na mga sisi. So, yun. And how do I cope? Wala lang, pagpatuloy mo lang kahit walang nanonood, kahit may isang nanonood sa iyo, may isang naniniwala sa iyo, nagtitiwala sa iyo. Winner na 'yun, sis. Patuloy mo lang. Minsan nakaka-down, 'di ba? Kasi may pagkakataon na parang feeling mo hindi ka enough, I am not enough, hindi ba ako worth it? Ganto ganyan ganyan, 'di ba? Mga 'yan yung mga katanungan ko. Pero at the end of the day, I pray to God na i-heal niya ako sa ganung mga questions kasi I am truly enough. Enough na ako. At enough din kayo, di ba, mga CZ? Ayan. So yun, kung may naririnig po kayo, ang aking baby girl, as always, pa nag-film ako talaga namang umaari ba din siya ng kanyang ingay, di ba? Ayan. So well, anyway, yun. Aside from makeup artistry, siguro magiging course ko is, ano ba, magiging ano, painter. Ayan. Kasi side of mother side ko is merong painter sila. Yes, mga artist talaga sila. And sa father side, photographer. So, yun. Either of the two. And actually, dati pa, gusto ko yung maging newscaster or radiocaster. DJ yan. Yung mga pangarap ko noon pa. So, yun. Diba? Magandang gabi po. Ako po. Yes! Tarot! Ayan. So, well, anyway, yun. Next. More subs and followers to come. Ayan. Bukod po sa magagandang bagay na na-achieve mo, Mami, ano po yung pinaka-isang bagay na gustong-gusto mong mangyari at matupad? And kung hindi ka naging makeup artist, ano po sana ideal job niyo? Hoping, yun. From Crizelle, yan. Mapalaki ko na maayos yung mga anak ko. Yun. And magiging grateful sila. Isa yun yung ugali nila. Magiging tama yung ugali nila. Hindi sila magiging pasawa. Yun yung mga isa kong mga dream ko. Kasi mga ibang bagay, material lang yan eh. Kaya mong pagtrabahuhan, kaya mong paghirapan, pero yung pagpapalaki ng anak, yun isa sa pinakamahirap na trabaho, di ba mga sisi? So yun, isa sa pinakagusto ko is yun, gagabayan ko sila at sana lumaki silang mabuti, kahit may, hindi, alam mo yun, hindi sakit sa ulo, yung mga ganung bagay ba? Yun. This question is from Crizelle the Kurin. Thank you so much, Sisi, for your question. Ate Sisi, how did you start being a makeup artist po? Is it dream job po talaga? Ano po talaga first job nyo? From Ira. Yes. Nag-start ako is 2009. Start ako maging makeup artist noong mga panahon na actually bibihira lang yung mga babaeng makeup artist noon. Talagang
tinibayan ko yung loob ko na may maniwala sa akin yung 2009. So that was 12 years to 13 years na, di ba? Magta 13 years na mami sisin yung makeup artist. And it's my dream job. Masasabi ko yes, kasi passion ko talaga yung arts eh, ever since. Yeah, ever since talaga passion ko talaga yun. So, ang makeup talaga sa akin, yes. Makeup is love. Kasi alam mo, nung bata pa ako, natatandaan ko, when I was 8 years old, may mga mamahaling makeup yung nanay ko. Talaga pinaghirapan niya yun. Tapos nakikita ko siyang nag-lipstick, lipstick siya, nag-eyeliner, ganyan. Next question! How old are you na po? Ano pong goal mo this 2023? Favorite food? Okay, how old ako? 37 turning 38. Magkakarenta ng Mami Zizi niya! My gosh, I'm old. Next is, ano pong goal mo this twin? Goal ko is matapos ko yung mga trabaho ko and matupad yung mga pangarap ko. So yun lang naman. And mag-slim pa ng bonggang-bongga. Yung makuha ko yung weight ko dati, yun. And then, favorite food? Anong klase? Like ulam is adobo. Paborito ko lutuin, caldereta. Favorite food, mahilig din ako sa sweets. Ice cream, pancakes, chocolate, sweetness is my weakness. Yes, alam niyo naman kaibigan ko. And then, yun. Thank you, Noah, for that question. From Aiko George, ayan. How do you maintain your glowing and beauty even when you always start doing your task? Alright, so how do I maintain? Wala, nag-aayos lang talaga ako. Parang hindi lumilipas yung araw na hindi ako dapat nakaayos. Kasi, una-una, yun yung trabaho ko, di ba mga sisi? So, kailangan mapanindigan ko siya na makeup artist ako. Alam ko naman paglabas ko, hindi ako nakaayos. So, may maniniwala ba? Hindi, di ba? So, yun. Eh, mahilig talaga akong mag-ayos ng sarili ko. Parang, it's yung pagpe-present ko sa sarili ko, ito yung isa sa bagay, isa sa way na mapapakita ko na ako to. Okay? And makeup is for everyone, you know? Makeup is everyone. Huwag po tayo mag-makeup shame. Pag nakikita mo siyang mag-makeup, nagtatry siyang mag-makeup, go lang, sisi. Alam mo, walang pipigil sa'yo. Sa pangarap mo, go lang. Kung gusto mo maging makeup artist, o gusto mo maging ganito, ganyan. Pagpatuloy mo lang, kahit ano, diba? Sabihin nilang, ang arte-arte mo, nagme-makeup ka. No, makeup is art, yun ang mga sisi. Yes, I am. Minsan pagod, minsan walang kulang sa tulog, pero diba, ano lang, tuloy-tuloy lang, pagpatuloy lang yung mga dapat gawin. Jessica, how do you handle being a mom and being a makeup artist? How do I handle? Minsan I can't handle. Charis! Then, how do I handle? Okay naman. Nakakapagod, nakaka-stress. Wala namang hindi nakakapagod, di ba mga sis? Wala rin namang hindi nakaka-stress. So, ano lang, kailangan meron ka lang stress relief. Yung mga bagay ka na gusto mong gawin, ipagpapatuloy mo yan. And, yun, how do I handle? Pag kasi hindi ako nagme-makeup, parang ang lungkot ko. Alam niyo yung ganun. So, isa to sa nagpapasaya sa akin talaga. And, yung pagiging nanay is andyan na. Alam mo yun? Wala tayong choice, kailangan alaga ang mga bata dahil nanay ka, gagawin mo lahat para sa mga anak mo. So, bangon, laban, go. Next question is from Annalisa. What's your advice in order for us to survive? What kind of situation? Pag malungkot ka ba, iyak mo lang, kailangan mo pagdaanan yung pain. Kailangan mo mag-get through it. You know, hindi pwede yung i-skipan mo siya. Yun, hindi mo pwedeng gawin yun. Kailangan, katulad ng pag may gusto kang pangarap, hindi pwedeng skip eh. Pagdadaanan mo, pagtatrabahuhan, magpapagod ka, mapapagod ka, iiyak ka, malulungkot ka, sasaya ka. Lahat ng yung mapagdadaanan mo, yung joy, yung lungkot, yung happiness, yung anger, lahat ng yung mapagdadaanan mo. At pag napagdaanan mo yun, yung doon ka mabibuild, doon ka magiging malakas, doon ka magiging strong, kaya mo nang harapin lahat. Diba? Bongga yun. Alam niyo mga sisi, naging biktima rin ako ng mga pambubuli. You know, maraming pagkakataon na nabubuli talaga ang mami sisi niyo. Lalo na nung mga bata-bata pa ako. Because, pangit daw ako, hindi ako nag-aayos, kento ganyan. Ayun, so, eventually, yun yung nagpalakas sa akin ng loob. Yun yung nagpatibay sa akin. And, you know what, pinagdaanan ko yun, naging strong ako. Ang one thing na masasuggest ko sa inyo mga kabataan ngayon is pag may nanakit sa inyo or may nambuli sa inyo, sumbong nyo agad talaga sa magulang. Huwag nyong i-hide. Kasi yun yung mali ko nun eh. Talagang tinatago ko. Hindi ako nagsusumbong. Dapat sinusumbong, nag-open up ka para hindi ka nagiging emotionally drained. Hindi ka nagiging physically drained. Hindi ka nagiging emotionally drained. Parang lahat sinasalo mo. No. And pag nabuli ka, labanan mo. Isa sa one thing na sanang ginawa ko is, alam mo yun, protektahan ko yung sarili ko. Walang masama na protektahan mo yung sarili mo, lalong-lalo na kung may mananakit sa'yo.
Okay, mga sis, mga ano ngayon na, mga kabataan ngayon na, magtiwala kayo sa sarili nyo, wag na wag kayong makikinig sa mga negative na sinasabi ng iba, at kung kaya nyo, kayang-kaya nyo yan talaga, mga sisi. And wag na wag kayong mananakit ng mga iba yung mga nabubuli dyan. Naku, wag na wag nyo gagawin yun, mahirap yun, lalo na pag may magkakana kayo. Naniniwala kasi ako sa karma eh. Alam mo, hindi man ikaw kakarmahin agad in your life na, alam mo yun, may mangyayari talaga na hindi maganda sa'yo. And ayaw mo rin naman mangyayari yun sa magiging pamilya mo, diba? So, wag na wag niyong tutularan yung mga nambubuli sa'yo noon. Maging mapagmahal kayo, maging kind kayo, generous, loving, supportive, lahat na. Kasi pag ginaya nyo, once na ginaya nyo pambubuli nun, ang end up is, kayo rin, sa sarili nyo, diba? Ang sakit lang sa puso ng mga bagay na yun, di ba? And yun na nga, huwag tayong magsisecret sa mga parents natin. Ayan, yung may mga anak din na katulad ko, lagi nyo tatanong yung mga anak nyo. Ang hirap, di ba? Pero kayang-kaya nyo lagpasan nyo itong mga bagay na ito, di ba? And of course, huwag nating huhusgahan yung kapwa natin agad-agad. Pag nakita nyo na ganito siya, ay, ganito siya agad, ay, ganito siya. No, hindi nyo pa siya kilala. Hindi nyo pa siya kilala deep down sa kanyang puso, sa kaibuturan, hindi niyo pa siya kilala. Ayun lang, so yun. And masasuggest ko na pag one na naramdaman niyo na hindi niyo na kaya, kaya niyo yun. Nararamdaman niyo, pero i-push niyo lang. Pag hindi meant to be, mga sisi, naniniwala ko na pag hindi meant to be sa'yo, walang magaganap. Hindi magiging sa'yo. Hindi ka magiging ganun. May merong other kang dreams, or may mga other things na para sa'yo, may other people na para sa'yo, may other person, love life, friends, things, yan, lahat ng yan. May, alam mo yon, lahat ng bagay may oras, siguro matagal, masakit maghintay, di ba? Sa totoo lang, masakit maghintay. Pero, kakayanin, di ba? Lalaban lang tayo sa hamon ng buhay, hanggat nabubuhay ka, laban lang. Hindi pwede, walang subukan dito, mga sis, ano ko? Walang subukan. Sa yun, lagi kang gumawa ng magagandang bagay sa kapwa mo, di ba? Kasi niniwala ko sa good karma naman. And yung return sa'yo ni Lord, grabe do. Grabe talaga ang blessings, mga sis. Napatunayan ko na yung mga yan. Ayan, so yun, huwag tayo mag-aapak ng kapwa natin. Lalo-lalo na kung wala namang ginawa sa atin, mga sis, di ba? Sino ba naman tayo para mag-aapak ng kapwa natin? No? Stay humble, kind, loving, supportive, lahat na. So that is it. Thank you so much, mga sisi, for your wonderful questions for today's video. Ayan. So that is it for today's video, mga sis. I hope you like this video. So please don't forget to give this a thumbs up and comment down below kung may mga questions pa kayo na gusto kong sagutin. Ayan. So don't forget to join my giveaway. Ayan, mga sisi. And I'll see you in my next video. Bye!